at this point to give us his New Year's message. Sisters and brothers, please join me in welcoming the 66th Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Roy M. Galido, Philippine Army. To God be all the glory and my profound gratitude to the Almighty na magkasama tayo muli dito at nag-aabang sa pagpasok ng bagong taon. So palakpakan po natin sarili natin. Kindly greet yung katabi nyo ng Merry Christmas at salamat sa regalo. Pakipasalamatan natin ang katabi natin. Kasi minsan nakakalimutan natin magpasalamat. Kaya sa panimula ng aking mensahe ay ako'y magpapasalamat. Magpapasalamat ako sa aking tukayo, Father Ongao, at sa mga Army Chaplains, sa mga dasal na binibigay nyo sa mga kasundaluhan. Sa aking pamilya, sa kaisa-isa, asawa, my one and only, kay Rina, at ang aking dalawang anak, Renato at Ronin, sa pasasalamat sa pag-iintindi sa aking trabaho. Pasasalamat din sa mga kasamaan ko sa serbisyo na hindi naka-uniforme ngayon, na pinangunahan ng aking Vice Commander, Major General Leo Ginid, at ang kanyang pamilya. Ang aking Inspector General, Major General Romel Tello at kanyang pamilya. Ang aking Chief of Staff, Major General Poten Camba. Wala ang pamilya ngayon. Virtually, ang Deputy Commander ng Headquarters Support Group, Colonel Rufy, at ang kanyang misis. At ang mga miyembro ng Conference Group Alpha, kindly pakitayo kayo, tumayo kayo, Conference Group Alpha. Hindi ako nagro-roll call, ha? Nagpapasalamat lang ako at tinutulungan nyo magampanan ang aking trabaho. Nagpapasalamat din ako sa mga retired na sundalo. Kindly tumayo po kayo. Nakita ko po si General Alcacid. Sir, mga retired po, si Commodore Manlongat, nakita ko po dito. Alam niyo po, pag ako nakakita ng mga retired at makisig at malusog pa, ako'y natutuwa. Kasi kayo po ay nagsisilbing isang magandang halimbawa para sa amin. Sir, salamat po at nakita ko po kayo muli. Mas lalo na po si Commodore Manlongat na dati kong kasamahan. Sir, it's nice to see you healthy and still smiling good. As we gather on this sacred New Year's Eve, may hope and faith define our thoughts for our actions in 2024. Hope, akin to a beacon in the night, reminds us that even our darkest moments, God promises better days. It's a belief that our efforts, regardless of the challenges, can make a positive difference. Faith, on the other hand, is an unwavering trust in God's plan, that one truth that sustains us amidst uncertainty. It instills confidence that as long as we remain true to our values, we will overcome any obstacles. Together, hope and faith form the foundation of our journey into the coming year. They empower us to face the future with courage
and determination. Meet adversity with resilience and seize the opportunities that lie ahead. In times of trial, they remind us that we are never alone. Our hope and faith unite us as a community, a family, and a nation. In the Philippine Army, our core purpose is to protect our nation and its people. This mission demands vigilance, readiness, and unwavering commitment to the welfare of our nation and its citizens. In humility, we acknowledge that we are instruments of higher purpose. Let us serve with hearts open to the needs of our fellow Filipinos, finding our purpose in their struggles. With compassion, let us reach out to those in need, both within our ranks and beyond, extending a helping hand to bring comfort and hope. Above all, let us approach the new year with hearts full of gratitude for the blessings we have received, the opportunity to serve, and the lessons that will help us overcome what comes next. Sa taong darating, hinahangad kong ipagpatuloy natin ang marangal na pagsisilbi sa ating bayan. Pasasalamat sa ating mga pamilya sa pag-iintindi sa ating responsibilidad sa ating bayan. At ang pinaka-importante sa lahat, ang pagkakaroon ng pag-isip ng pag-asenso sa hinaharap na bagong taon. Pagkatapos ng pagtitipon na ito, araw-araw natin isabuhay ang ating pananampalataya at tuparin ang ating pangakong maglingkod sa isa't isa, protektahan ang ating bayan at ipamahagi at pakikipagkapwa at kabutihan sa ating komunidad. As we step into 2024 and the possibilities it brings, let humility, compassion, and boundless gratitude illuminate our faith of service. May hope and faith guide our way forward. And pinakasimple lang sa mga kasandaluhan na lagi kong sinasabi, let us just be a better person every day. And for next year, let us be a better person than this year. Because I know when this is our mindset, our output will be better than 2023. And if we will become better for 2024, we will have a better army. So muli, maraming salamat sa inyo lahat. On behalf of my family, Rina, and my son, Renato and Ronin, hanggang ngayon po, hindi ko pa rin nagsisinking sa akin pag ako'y in-introduce na 66th Commanding General dahil hindi ko pa rin nararamdaman na ako'y nagko-command dahil gusto ko lahat tayo ay sama-samang pinapataguyod ang misyon ng Philippine Army. Maraming salamat po at isang bagong taon sa inyo lahat na tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kaayusan sa ating sarili at sa ating buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. That in all things, God may be glorified.